Welcome back sa aking channel, Jer Trip. For today's video, tuturo ko po sa inyo ang mga basic parts ng ating forklift. Ayan, may forklift po tayo dito. Ang type, ang klase po nitong forklift na to ay counterbalance, IC engine, LPG po yan, LPG type po yan. Tatlong klase po kasi yung counterbalance natin, may diesel, may electric, may meron pa nga po palang LPG gasoline, yung nako-convert po sa gasoline at sa LPG. Ito po kasi yung sa amin ay LPG lang po talaga. Ayan. Ngayon, tuturo ko po sa inyo yung mga basic parts po nito. Ay bakit nga po pala ito tinawag na counterbalance? Kasi po meron po siyang ayan, counterweight po. Ang counterweight po ang parang pangontra sa load ng forklifter na binubuhat. Kaya ito po tawag dito ay counterweight. Yan po rear tire. Ito po front tire. Kung mapapansin nyo, magkaiba ho ang sukat ng gulong nyan. Ayan. Ayan. Hindi po yan katulad ng sasakyan na pare-parehas po ang sukat ng gulong. Mas malaki po sa unahan. Tapos, steering wheel, operator seat, ito po yung hood. Yan. Pag binuksan nyo po yung hood, diyan nyo po makikita yung makina. Yan. Kaya po yan, tinawag na IC engine kasi internal combustion engine po ang tawag dyan. Yan, LPG po yan. Hindi po pangkaraniwan yung setup ng forklift. Okay. Punta po muna tayo sa parts ng makina kasi medyo marami po yan eh. Mapapansin nyo po, tatlo yan eh. Inching brake, brake pedal, service brake po, acceleration, accelerator pedal. Yan. Hindi po katulad ng sasakyan yan yung manual na clutch po ito. Hindi po ito. Clutch inching brake lang po ang tawag dyan. Kasi ma-automatic po yan. Ito po ang direction lever. Yan. Ito naman po yung control ng ilaw sa switch. Ayan po. Yan. Tapos, ito po yung fender sa unahan. Tapaludo. Yung mast, yung nakatayo po yan, mast po yan. Yan. Tapos load backrest. Ito po ang load backrest. Ito po ang carriage. Ayan. Yung, ito po yung fork. Yan. Kung mapapansin nyo po, medyo mahaba ho yan. Hindi po naka-standard yan kasi meron po siyang ito po ang tawag dito ay yan, itong bakal na to. Yung mahabang yan. Fork shoe po o kaya fork extender po ang tawag yan. Yan. Lifting chains. Ito po primary cylinder ng ano lifting. Ito po may mga bearing po yan. Yan. Mast bearing, mast guide bearing po ang tawag dyan. Dito po yan sa rail na to. Naka, yan, umiikot po yan dito. Ito naman po may cylinder po yan dito. Tilt cylinder naman po yan. Ito naman yung secondary lift cylinder. Yan. Ikot po tayo. Ito naman po dash display po ang tawag dito. Dito makikita kung yung gauge ng ng temperature, gauge ng LPG ng fuel, tapos yung running hour po dito, nandito po yan. At ito naman po yung mga controls niya sa hydraulic. Yung una, lifting. Ito tilt. Ito, side shift. Tatlo lang po yan. Pero mas pangkaraniwan po sa forklift. Dalawa lang po yan. Ito lang hong lifting sa katel. Pero mayroon mga din po niyan pag apat eh. Pag may special attachment po yung forklift. Ito naman ang parking brake. Ayan. Ito naman hong ang seat belt. Seat belt po yan. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, ito pong bubong na to, ang tawag po dyan ay, ayan, overhead guard protection po yan. Protection po yan sa
mga bagay na maaring malaglag sa inyo. Importante po sa forklift na may ganyan, overhead yard. Tapos kung mapapansin nyo po, kasi itong unit na to ay LPG, ngayon may hose po siya dito. Yan, LPG hose po yan, papunta sa tangke. Ayan, parang yung LPG lang ho natin sa bahay. Tapos ito naman po ang LPG tank holder. Yan, sa iba po, yung diesel, wala po nito. Tank holder na yan, tapos ito rin pong hose na yan, wala ho yan, kasi diesel ho yan. Ayan naman po yung mga ilaw sa likod, kung mapapansin nyo. Ito po, yan, yan yung tail light, yung signal light, yung pangalawa, yung puti ho ay yung sa reverse. Yan, tapos mong makikita nyo po yung orange na yan, ang tawag po dyan ay strobe light o blinker. Importante po sa safety yan eh. Para malayo pa po yung forklift, makikita nyo na may forklift kasi nagbiblink po yan. And pag madilim po, kitang-kita ho yan. Ito naman po yung headlight ng forklift. Ganyan po ang headlight. Tapos ito, side mirror po yan. Ayan po ang side mirror. Tapos signal light ho sa harap. So, yan lang ho ang mga basic parts ng ano, ng forklift natin. Pag, ay ito pa po pala yung lalagyan ng brake oil. Nandito po nakakuan sa harap yan. Para madali ho ninyong matcheck kung may ayos pa yung level ng brake oil. Yan, hanggang sa basic parts lang po muna tayo kasi marami po ang parts niya. Yung mga nasa loob pa po, medyo marami ho yun. Yan, ayan po ang buong itsura po ng forklift. Ayan. Yan. Sa mga industrial lang po kayo makakakita nito. Wala po nito sa EDSA. Wala din po ito sa kalsada. Yan. Ito nga po palang katabi yung sinasabi ko sa inyong electric forklift na counterbalance. Ayan po. Halos parehas lang po ang mga parts niyan. Pinagkaiba lang po nito. Ito po kasi ay battery operated. Pero wala po siya kayong battery. Gawa ng yan, nililinis po yan. Yung mga basic parts po niyan, halos parehas lang. Makina lang po ang nagkaiba niyan. Ayan. Drive motor po kasi yan. Wala pong makina yan. Pero sa mga ilaw, sa mask, sa carriage, sa gulong, halos parehas lang po yan. Sizes lang nagkakaiba niya. Ang function po niyan sa hydraulic, eh ito nga po palang sinasabi kong dalawa lang. Yeah. Mapapansin niyo ho, dalawa doon sa una. Tatlo. Ayan, bali. Yan, may kuha naman po yan. Ayan. Lifting. Yeah. Lifting up and down po yan. Ito naman po ay tilt. Yan. Up and down din po ang tilt. Tilt down, tilt up. Yan. So, ayan po ang itsura ng electric forklift. Kung mapapansin nyo para dito sa electric forklift, ayan ho. Napakaliit po ng counterbalance niya. Hindi po katulad nung nasa LPG natin. Kasi po ang counterweight naman po ng forklift na itong electric, ang pinakang counterweight niya po yung battery niya. Kaya tingnan nyo po kung gaano kalaki ang espasyo ng battery dyan. Kung gaano po kalaki ang espasyo niyan, ganyan din po kalaki yung battery yung sinasalpak dyan. Lagpas pa po sa kalahati ng forklift yung laki. Ayan, so hanggang dito lang po muna ang aking video. Sana kahit paano po may natutunan kayo sa basic parts ng ating forklift. Importante po kasi yun. Kaya lalo kung mag-ooperate po kayo, dapat alam nyo yung basic parts ng forklift. Sa susunod naman po, ituturo ko po sa inyo kung paano yung pag-operate ng forklift at ano ang function ng sa hydraulic po. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe po. Ang Kajer, trip-trip.